Pinagmamasdan ang pagtubo at paglanta ng mga halaman, patuloy pa rin na lumalaban sa mga hamon ng buhay. Sa ngayon ay nagtatanim muna ako ng mga konsepto at ideya para sa hinaharap. Maraming paradigm shifts ang nangyayari at importante na huwag pilitin ito sa paglikha. Nagkaroon ako ng makasining na kolaborasyon kasama ang kaibigan kong si Wika Nadera patungkol sa malabangungot na kalagayan ng Pilipinas. Tinigdan rin namin ito sa environmental lens at kinuwento ang pinag-uugatan ng virus na dulot ng interaksyon at pag-abuso natin sa kalikasan. Isa naman sa mga mural na nagawa ko kamakailan ay patungkol sa likasyaman ng Pilipinas. Dahil kahit ngayon na may pandemya, patuloy pa rin sa mga environmental defenders at mga katutubo natin sa kanilang ninunong lupa ang nare-red tag at inaabuso sa pagprotekta nito. Kumukuha ako ng inspirasyon sa mga kwento ng panawagan at kwento ng pag-asa kung paano nagkakaroon ng inisyatibo ang mga pribadong sektor at ilang mamamayan na tumulong sa mga nangangailangan. Makasaysayan ang pangyayaring ito, kaya sa proseso ng paglikha, sinasabayan ko ito ng malalim na pagkilala at pag-unawa sa sarili at sa kaganapan sa ating lipunan. Parehas importante at nagkakaugnay. Sa panahon ng pagbubukod na madilim at tila walang pag-asa, sining ang nagiging takbuhan natin sa kaginhawaan. At sa lusog isip naman, sa forma ng sining biswal, dula, awit o sayaw ay nalalabas natin ng mga bagay sa ating isipan na nahihirapan tayong maipahayag. Sa kasaysayan ng mga nagdaang pandemya sa mundo, napuwersa talaga ang mga tao para matuto. At hindi ito naiiba sa ngayon. Nakikita ko na magiging lagusan ito patungo sa hinaharap na puno ng pag-asa at pagmamalasakit sa isa't isa na magbibigay lakas sa ating komunidad para harapin ang mga ganitong sakuna.